Boss Ironman 2024, isa sa mga pinakakontrobersyal na motorcycle endurance na naganap ngayong 2024. Nakagawa tayo ng vlog regarding sa 2022 experience natin, 2023 experience, at ngayong taon, 2024, papakita ko yung experience ko. So simulan natin sa pagdating namin sa resort. Ganito yung nangyari. What's up guys? Breezy here. At nandito tayo ngayon sa Subic. So makikita nyo, nagpapahinga ako dito sa side. Kasi Alas 12 pa lang. Tapos ang check-in namin is... Nandiyan oras check-in natin? Alas 2. Ayup! Tinulugan ako ni Boy 2. Boy 2. Natutulog ka? Ala, literal na Boy 2. Boy tulog. So tulog na si Boy 2 at yun nga, dito nga tayo sa Subic for Boss Ironman 2024. So waiting tayo kasi nga yung room na pag-i-stay natin is hindi pa available. So wala tayong choice kundi maghintay dito. So mamaya pupunta tayo dun sa scrutineering area para ipa-check yung motor kung Boss Ironman qualified ba tayo or yung motor natin. And also, kukunin natin yung Boss Ironman kit. So sa ngayon, pahinga muna tayo. Ito nga pala yung pag-i-stay namin. Yan. Yan. So dito tayo mag-i-stay. Siyempre, marami salamat. V-Lane by 01 Moto. Kasi dito tayo mag-i-stay ng komportable. At malapit lang sa grid. So walking distance lang yung grid, di ba, Mi? Mga isang oras na lakad. So walking distance. At least walking distance, di ba? Hindi tayo mapapagod o babiyahin na. Walkable. Distance. Okay. So magpapahinga muna ako. Boy, tutulog ko. Lagi naman. So magpapahinga muna si Breezy, guys. Do. Isa pa. Magpapahinga muna si Breezy. Ayan. Okay na. Papahinga muna ako. Update ko maya-maya pag nandun na tayo sa road ng room. Tapos pakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin nating riding gears at preparation na ginawa natin. Wow. Riding gears and preparation. Lo. Eh, pal ka. Tuntuhin ko nga lang alam mo. So nakita nyo, unang dating pa lang namin, pagod na agad kami. Kasi from Cavite, bumiyahe pa ako papuntang Subic. Unlike sa mga kasama ko na nakasampay yung mga motor, yung iba naman may rider. Kaya hindi talaga sila pagod. So after sa resort, kailangan namin pumunta para mag-scrutineering. Ang scrutineering, dun ginaganap naman is yung check yung mga motor namin, yung mga riding gears namin, kung roadworthy ba yung mga motor namin, check dun yung gulong, ilaw, tapos kami naman mga rider check kung qualified ba talaga yung mga riding gear na gagamit namin. At dun din sa scrutiny, dun namin kukunin yung vest or yung tinatawag natin yung motorcycle kit. Yun yung binayaran namin para makasali sa event na to. May mali nga kami dito eh. Pumunta kami ng scrutiny na hindi namin dala yung waiver. Kasi dapat pinapin pa agad namin yun. Pero nakalimutan namin yung pag-print kaya kailangan ko maghanap ng may extra. Tignan nyo, ito yung video. Okay. So meron tayo dito mga tropa, ingat lang. Papasalamat lang ako. Ah boss, thank you ah. Ah, thank you rin sir. Thank you. May extra pa ba kayo? Yan, thank you boss ah. Oh. Thank you. Ano bala dyan? Well, pwede ba video na? Tara. Kasama ka sa akin. Thank you. Thank you. Kilap na tayo. Buti na lang may mga nakakilala sa akin. Kasi wala tayong nadalang ganang waiver. So
natapos lang yung scrutineering at pasado naman tayo. May mga ilang feedbacks lang ako regarding sa naganap na scrutineering ng Boss Ironman 2024. Yun ay masyadong masungit yung mga marshals nila. Tapos may tendency pa nga doon minsan umuwi. Kasi nga, nasungitan siya doon sa marshal. Tapos parang, wala lang, parang disrespect siguro siya. Kaya umuwi na lang siya. Pero ganun pa man, tumuloy pa rin tayo. After na scrutineering, bumalik na kami sa hotel. Dinikit na nga namin yung sticker sa motor. Inayos ko na rin yung mga vest. Tingnan nyo, ganito yung nangyari. Okay, so nandito na ulit tayo sa pinag-istaya natin at nakuha na nga natin yung sticker for Boss Ironman. Ngayon, dikit natin sa motor. Tara! So dito nga pala sa pinag-istaya namin. Nandito yung team nila sa ERA, Lakwat sa ERA. Ganda ng ano ngayon ng Boss Ironman. Dati kasi laging square. Ngayon para na siyang shield. So bagay na bagay ito. Ang bobo ko magdikit ng stick. Pwede na yan. Ayan nyo. Pwede na yan. So, itong gagamitin natin mo to. Ito yung Vodge 525RR. Hindi ko kayo ng montage. Okay, so natapos na natin kabitan ng sticker yung motor. Siyempre, hindi pwedeng hindi natin didikitan yung helmet. So ang gamit nating helmet ay yung Spy Carbon Corsa. So dito nakadikit yung first Boss Ironman ko. Yung second Boss Ironman, siyempre, bagay to dito. Ito na yung third Boss Ironman natin. So, three-peat na tayo, three-peat. So, kung ganun tayo katanga mag-install ng stickers kanina, sana medyo okay-okay tayo ngayon. Tripit boy, tripit. So ayan o, ganito. Ang ganda na ano nila ngayon, ang maliit. Maliit lang sila ngayon, unlike dati na napakalaki. Tapos compact. So, pag gagamitin natin yung helmet, siyempre, gamit natin yung intercom, Boss by Jabber. Uy, Jabber ka rin? Ay, siyempre. Boss Brian, salamat. Papakita ko sa inyo. Ngayon, habang nasa grid tayo, ganda meron akong Jabber Sonus. Sonus, di ba? Sonus. All new Jabber Sonus. Sobrang ganda ng ano nito na ang tawag doon? Noise reduction. Pag suot mo to, para kang ano, para kang nasa heaven. Yung tipong feeling ko wala si Michi sa paligid ko. Sobrang tahimik ng paligid ko. Shout out sa mga to, ito lang. Pangalan nyo? Raymar. Kenneth. Romeo. Boss Romeo. Tapos, sino na yun. Mamaya bigyan ko sa sticker. Papahinga lang ako. So dito kami mag-stay sa Casablanca. Mamaya nandiyan sila Boss Arch. So after ng kaganapan na yan, nagpahinga na kami sa hotel kasi kinabukasan na mag-start ang Boss Ironman 2024. So may ilang oras na lang kami para magpahinga. At ito na nga, kinabukasan, araw na ng Boss Ironman. Kaya pumunta na kami sa grid. Ito yung mga nangyari. Thank you.
kasama ko dito si Lods Moto. Yeah. Zop. So, maraming salamat. Syempre, hindi posible 'tong hindi. Hindi magiging posible. Hindi magiging posible 'to. Hindi magiging posible. Kung wala si Bodge Philippines. Yes, Bodge Philippines. Maraming salamat. Syempre, yung mga sponsors natin, Takara Tires, Team Graffiti, maraming salamat po. Vili Nexos, syempre Boss sa Arch. Boss Arch. Boss everything. Arch, syempre Boss Arch from the top, from the start. Spider, tapos Benkia. Deke Boss Arch started from the bottom. Now we're here. Ah, syempre si Michi, yan, yung mag-aalaga sa atin dito. So, dito tayo sa Hotel Casablanca, tama ba? Casablanca. Yung best ngayon, ganito na yung churro. Ang ganda. Maraming salamat, Corsa Philippines. So, para tayo enforcer na nakamotor, para tayo whoop whoop! Whoop whoop! Tapos kailangan namin maghintay kasi doon hanggang gabi. Hindi namin pwedeng umalis. Kasi mapapagod lang kami pag umalis pa kami sa venue. Okay. So nandito na tayo sa venue at ayun nga. Sobrang dami participants natin ngayon. As in sobrang dami. Ang dami ring kotse sa boss. Shout out, pangalan. Rosh G. Shout out. Ingat sa atin. Okay. So pumunta tayo ngayon sa motor. Pwede. So boss, tara. Masyadong tayo ng DX Moto. DX Moto, dito na sa akin, no? Oh. Ah, shout out, BX Moto. Yeah, shout out sa lahat. Ingat. Ingat pa. Oh, meron sticker ha, punta lang ako sa motor. Shout out din po kay Tautau Moto Vlog. Tautau Moto Vlog, ayan. Punta lang ako dito. Thank you. So, nandito tayo sa first view. Sa panimula. Ayan yung grid, oh. Yung, ay, Lods Moto, ba't nandyan ka? Dito ang Team Graffiti. Ang Lods Moto. Boss Arch, naka Ducati, kasama rin natin sa grid. Alam mo anong gamit kong balaklava? Anong gamit mong balaklava? Ay, wow! So alam nyo ba na available pa rin to sa Shopee tsaka sa shop? Ang kinagusto ako kasi dito, hindi siya hanggang dito. Tsaka gawa. Parang hindi naman. Gawa. Tapos, ang ayaw ko lang dito, yung may tahe. Ay, dito. Kaya mo next time wala na, alisin na natin. Pero sinasabi ko lang, marami akong point na ayaw ko talaga sabihin. Pasensya na. Kaya mo balang araw, hindi na kita bibigyan. So isa sa mga priority na ilalagay ko rito sa motor, Pampadaya. Kasi alam mo, nagkakaedad na tayo. Medyo hindi na tumitiba yung puwet ko. Kaya maglalagay tayo nito. Cushion. Thank you. So medyo may problem lang tayo. Gumagalaw yung MDL. Dapat fix ka siya. Gumagalaw kaya ayusin ko lang. Hindi lang may ganito tayo. All sizes.
ibang oras or 2 hours na lang mag-start na yung boss hour. Medyo kinakabahan pa rin ako. So, araw-araw, iba-iba yung nangyayari sa daanan. Tapos balita ako, umuulan na daw dun. So, another challenge kasi hindi pa natin nararanasan bumiyahe ng basa or umuulan. Gamit ko yung Vodge 525RR, which is sports bike. So, di ko pa siya gamay sa ulan. Yun lang, kinakabahan lang ako. Pero, goods to. Ngayon, nagtatanong kayo, bakit ako nag-sports bike? Para ano, challenge lang din sa sarili ko na, di ba? Kasi yung first time ko naka-adventure ako, which is easy, basic. Adventure bike eh. Pangalawa ko naman is naked bike, tapos may back ride. Which is na-conquer ko din at naano ko na asawa ko na goods to goods. Ngayon naman, sports bike solo. Sana ma-survive ko yung sakit sa likod. Kasi pag simpleng biyahe lang, maaaray na yung likod ko eh. Pero, try natin to, challenge sa sarili. Tapos sana, good luck sa lahat. Let's go. Silang makasabay sa akin. Kaya hinahinay na lang talaga. So yun na nga, ang magiging goal ko ngayon Boss Ironman is gabayan yung mga first timer Boss Ironman participant. Yung nga si Boyto, tapos si Ashley. Ang mahirap dito sa Boss Ironman, ako kasi yung naging guardian nila. Si Ashley, kaka-18 lang. Tapos si Boyto naman, ikakasal siya after ng Boss Ironman. So parang, kailangan ko ingatan yung mga to. Kailangan ko silang gabayan at yun nga, kailangan ko talagang magbagal. So ito na nga, ang pinakahihintay ng lahat, yung take-off sa grid. Ganito yung mga nangyari. Thank you.
after na take off, bumiyahe kami at medyo nahirapan ako kasi sobrang dami ng participant. Hindi ko alam kung sino yung nakabuntot sa akin, sino ba yung binubuntutan ko, nakakahabol pa ba yung mga pinapagabayan sa akin. Hanggang sa makarating na ako sa unang gas station bago mag-checkpoint 1. At doon ko nga sila hinintay pero hindi ko talaga sila nakita. Nag-chat na lang ako sa GC namin na magkikita-kita na lang kami sa checkpoint 1. Ang nakasabay ko sa first gas station ko is si Pacboy tsaka si Jawok. So ganito yung mga nangyari. So first gas station natin, first gas stop. Nakita natin si Jawok at si Pacboy. Naiwan ako nila Ashley. Talaga ako sa biyahe na from grid to checkpoint 1 kasi hindi ako familiar sa daanan. Hindi ko kabisado yung ruta unlike yung mga previous boss Ironman, napaka-basic lang. Expressway, Rosario, La Union, di ba? Unlike ngayon, hindi namin kabisado yung biyahe. Pero all is well kasi nakarating tayo ng checkpoint 1 na safe at ganito nga yung mga nangyari. Saan ang checkpoint? Doon? Tapos na nga natin yung checkpoint 1 at babiyahin na tayo papuntang checkpoint 2. So bago ako makarating ng checkpoint 2, nakasabay ko na si Jeru, si Lods Moto, tapos si Boy 2, nakasabay ko na rin. Pero pagdating nga namin ng checkpoint 2, yung masamang balita, ganito yung nangyari. Namimigay ako eh. Ah, ganun? Ang yaman mo pala. Anong halin yan? Ano, walang puwersa to eh. Wala rin mga 4 weeks na natin. Ito, ito, walang puwersa. May mga motor pa rin po. Passport for registration area. Ayun o. Ano ginagawa? Hinihintay tayo. Okay, so may bad news. Si Ashley na aksidente daw. Hindi na daw makakatuloy. So dito tayo sa checkpoint 2. Kaya na parang naano lang ako. Kaya pala biglang nawala sa amin. Pero okay naman daw. Yung motor lang hindi lang makakatuloy kasi na ano, nasira.
pumapasag yata sa crankcase. Pero nag-slide lang naman siya. Okay siya, pero yung motor hindi na. So yun, hindi na siya makakatuloy. Pero kami tuloy pa rin. Napisuan lang kami na goods na goods na. Tara, let's go. So after ko mabalitaan yung ganyan, parang sa akin lang, babalikan ko ba si Asti? Diba? Parang nakakaawa kasi first time yung bata. Tapos sa akin pa inasa. Kaya sa akin parang parang natutuloy rin na ako kung babalikan ko ba si Asti. Uy, tutuloy ko pa to para gagabay ko pa si Boy ko. Pero chinatawa ng asawa ko na sabi nga niya na si Asti daw is okay na. Masalang daw or parang pilay lang. Pero yung motor is total wreck na talaga, hindi na magagamit. So hindi na makakatuloy si Asti. Pero okay siya. Hindi dapat daw ako mag-alala. Kaya pwede ko pa ituloy yung biyahe. So yun nga, chat ako sa kanila na gusto ko ba, tuloy ko ba tayo. At tagad rin naman sila na tuloy yung biyahe. So checkpoint 2, after mabalitaan yung kaya Asti, tumuloy kami sa biyahe. After checkpoint 2, tuloy yung biyahe. Ganito yung mga nangyari. Okay. So, checkpoint 2 done. Pagkas naman na tayo ulit. Para tuloy-tuloy na yung biyahe natin papuntang Bigan. Kami tao, huwag tayo dyan. Full tank. Tira. Next na gas station tayo. Susunod, sira yung gas station eh. Sira daw. Asan si Jero? Full tank, 95. Tara. Tara, bos. $726 ang sige, sige. Sige, mami. Sige. Mo na sila. Sa kanya, sa kanya, sa kanya. Thank you. Ingat. Thank you. Ingat, ingat. Thank you.
safe ako nakarating ng checkpoint 3 sa Bigan. At safe na safe ko rin na itawid si Boy 2 at si Jeru doon sa Bigan. Sinalubong nga kami dito ni Boss. So si Boss, siya kasi yung naalalay sa amin dito tuwing bumibisita kami ng Bigan. So hindi ko na masyado yung kwento, ganito yung nangyari sa Bigan. Uy! No, Boss. Walang e-sport bike na lang ako. So dito tayo. Checkpoint. Ah, siyempre. Bigan. Yan. Ito yun ni Boss. Hindi na mga nakakatapos si sport bike. Kasi Boss, masakit. Wow. Pre, ikaw pa. Saan ako? Solo. Wala. So dito tayo photo ops ayan. So saan po saan next namin? Sa Jasmira. Okay, Jasmira na. Kailangan mo na magpagas tayo. Jasmira. Hindi, doon na tayo magpagas sa Jasmira. Meron dito pa kasi tayo dito. Magpagas tayo dito. Picture mo ako ay. Thank you. Ingat po RS. Thank you. Ah, si Prisi. Sir Prisi, baka naman ako sticker. Ano ba? Baka naman sticker. Thanks for some Prisi. Kamamigay. Ako magbigay. Dito na tayo, let's go! Oh, regalo ko sa'yo. Thank you po. Shout out ka na rito, paalam mo. Cyrus, ayan. Tara, let's go. Bira na tayo. Okay. Checkpoint 3 done. Let's go, Sanchez Mira. Sanchez Mira naman tayo. Let's go. B for Bigan. Yeah. Ganda ng City Hall. Alam niyo rin saan ang galing. Sound trip ako, Omar Baliw. So after nga ng biyahe namin sa Bigan, nakarating na kami sa Sanchez Mira ng safe. At kasama ko pa rin dito si Boy 2. Dito na sa Sanchez Mira, nakakabalita na ako na may mga na-accidente na daw na participant ng Boss Ironman. So pag-check ko sa GC, parang yung mga negative ano na. Nagbangga na daw. May namatay na daw. So hindi na safe. Kasi yung iba nag-ahabol. Ewan ko, bakit sila nag-ahabol, diba? Bakit kailangan nilang habulin? Kailangan nilang magpadali? Kasi ako, pangatlong beses ko na nag-Boss Ironman. Kahit na nagmamatulin tayo, yes, diba? Ang main goal kasi ng isip ko, makatapos. Hindi tayo yung barabarang counterflow, hindi tayo barabarang ganyan. Hindi ko lang malaman kung ano ba yung goal ng mga sumasali sa endurance, diba? Para pa-participate sila. Yun ba yung dahil malaya silang magmatulin sa daan? Siguro yung iba, dito nilalabas yung gigil sa silinyador kasi malaya silang magmatulin. Pero para sa akin, hindi eh. Kung gusto ko talaga magmatulin, sa racetrack pa rin. Kasi ako, pag gusto ko talaga, yung gigil na gigil ako, sa racetrack ko na ginagawa. Hindi na tulad nung dati na barabara na tayo sa daan. Although na mamatulin tayo, pero alam natin sa sarili natin na dapat wala tayong madadamay. Dapat hindi tayo sobrang reckless. Dapat makatapos tayo ng safe. So yun talaga yung main goal ko pag sumasali ako ng endurance. Sobrang daming supporters ko sa Sanchez Mira. Babalik ako ng Sanchez Mira para pasalamatan ko kayo lahat. At ganito kayo nangyari sa Sanchez Mira. So, shout out sa lahat ng mga hero. Mga solid, breezy daw. Panesin ko ng breezy nila eh. Napitan lang natin. Pakakakawain ko lang sila sa camera. Nakakaya kasi. Bawal kasi lumapit to sabi ng mga bantay. Baka daw kasi magkagulo. So, bilang respeto rin siyempre sa mga diba, namamalakad ng event. Saan din natin sila? Cagayan. At tip ko lang ha, pag nasa Sanchez Mira ka na, dapat doon ka na magpapa-full tank ng motor.
Kasi bihira na yung gas station along the way. Yan din ang in-advise sa akin mula sa first boss Ironman ko. Kaya ito ang video, babiyahan na tayo pa Cagayan at ito na nga ang fifth checkpoint. Tara, panoorin natin. Checkpoint to? Pang-6 po. Anong lugar? Itchagi Isabela po. Okay, so Dubai nasa Itchagi Isabela na tayo. Shout out boss. Nantok na ako ah. Pakala mo? Thunderman sana po. Thunderman. Dito tayo. Here we go. Pagdating natin sa ika-6 na checkpoint, medyo pagod na ako nito kasi may sinag na ng araw. Mainit na. Nakakaramdam na ako ng pagod. So dito namin naisip ni Boy 2 na magpahinga ng ilang minuto. Tapos, maki-update sa kung anong nangyayari. So, after nga namin dito sa ika-6 na checkpoint ay naghanap tayo kami na mapapagpagasan. Kasi medyo malayo-layo yung biyahe papunta sa 7 checkpoint. So, after nga itong checkpoint na to is naghanap pa kami na mapapagpagasan. Dire-diretso na yung biyahe namin papuntang Dipakulaw. Pero yun nga, along the road, may nakita akong isang signage ng mga kabataan na nakalagay ay breezy. Tapos, paglampas ko sa kanila, ang sa akin lang parang nag-effort tong mga to ah. Kesa ignore ko sila, is bumalik talaga ako, binalikan ko talaga sila. So maraming salamat sa mga kabataan na to. At ito nga yung video nung hinintuan ko sila. Ito. Ah! Ito. 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 Ito.
bata, mga sumusuporta sa atin, ay bumiyahe na tayo papuntang Dipakulaw. So ang ruta pa Dipakulaw is nakakapagod. Kasi aakit ka ng bundok, only banking. Tapos bababa ka ng bundok, only banking ulit. So nakakapagod, lalo na gamit ko sports bike. So yung mga likuan, kailangan talagang bumali position. Unlike pag naka-naked bike ka, counter steer lang, okay na eh. Pag naka-adventure bike ka naman, counter steer lang, okay na. Kahit pag lean out ka, niluko yung motor. Unlike sa sports bike, na naka-aggressive stance ka, nakayuko ka. So hindi effective yung lean out, hindi effective yung counter steer lang basta-basta. Kailangan mo yung body position, so nakakapagod. So ito nga yung eksena, habang nasa kabundukan tayo ng Dipakulaw, papunta sa checkpoint sa rock formation. So nakarating nga tayo ng safe sa rock formation checkpoint. So, after nga namin sa rock formation checkpoint ay kailangan naman namin bumiyay. Punta ang Kabantuan. So tirik na tirik yung araw. Pagod na kami ni Boy 2. Gutom na kami ni Boy 2. So along the road, dito rin namin nakita yung Boss Ironman participant na sasakyan. Na nag-overshoot siguro. Yung tumaob. So yun lang. So medyo kinakabahan na naman ako. Kasi nakakita na naman ako ng aksidente na participant ng Boss Ironman. Pero yun nga, bumiyahe pa rin kami ni Boy 2 papuntang Kabanatuan at ganito yung nangyari. So nasa Kabanatuan checkpoint na kami. Pagod na kami niyan kasi grabe ang traffic sa lugar na yon. Para kami bumiyahe sa EDSA tapos rush hour. So pawis na pawis kami, pagod na pagod kami. Si Boy 2 hindi ko maintindihan yung itsura kasi first time niya na bumiyahe ng ganun tuloy-tuloy, walang pahinga. Ngayon naman babalik kami pa Subic pero may hindi inaasahang pangyayari. Kasi sa mapa ng Boss Ironman, kinakailangan daw namin bumiyahe bayan-bayan. So dadaan kami ng San Fernando, dadaan kami ng Patarlac, papuntang Subic. Pero may mga nakikita kami kasabayan namin na diniretso yung expressway. So lumabas kami ng expressway at naligaw kami doon. Napunta kami sa kung ano-ano iskinita, hindi na namin alam yung lugar. Naliligaw kami sa bandang Tarlac yata yun. Hanggang sa maubusan na ako ng gas, so nagpapanik na ako kasi hindi kami pamilyar sa lugar. Tapos naubusan na rin ako ng gas. So binaybay namin yung bayan-bayan. Pabalik sa expressway, tapos naubusan na ako ng gas. Wala kami makita ng gas station. Nagtanong kami sa mga guard, ganito yung mga nangyari. Nandito tayo niya. Boss Ironman parang kay Edition.
na to. Gas station. SEPEX. Pasubig. May gas station ba sa loob? Natulong ng gas station na wala na iba. Pinapadaan kami ng Tarlac. Ngayon may mga nakikita kami nagbubo sa Iron Man na nasa expressway. Eh ako sure, gusto ko lang sure kasi mamaya pagod ako tapos DQ pala ako. Safe tayo, safe. May gas station tayong nakita. Full tank 95. Ikaw? Hindi na? Zero start. 30 minutes to boy. 30 minutes. Sakto lang. Kasi dapat 2:45 tayo nandun eh. 2:45 para hindi DQ. Hindi DQ. Sakto 16 hours. 16. So nakapagpagas na nga tayo. Ilang oras na lang makakarating na tayo sa final checkpoint. Pasubig na ang destination natin at matatapos na nga natin ang Boss Iron Man. Kasi biglang may sumulpot habang binababay namin yung expressway. Sumulpot si Boss Arch. So, tuwang-tuwa ako kasi hindi mo expected na makakasabay yung si Arch. Minonitor niya pala kami sa mapa. Pinabangan niya kami at nasasabayan niya kami. Hindi na nga pala siya tumuloy sa Boss Iron Man kasi unang-una nakakaramdam siya ng hindi maganda tapos inaasig na siya bandang higan. Parang so doon pa lang, hindi niya nani-risk kasi lalong-lalong kasama niya si Madam. Hindi na siya nag-risk na ituloy pa yung Boss Iron Man. Unsara ko siya lang, kaya-kaya niya yun. Pero dahil nga kasama niya yung asawa niya, siyempre priority pa rin natin ang safety ng mga asawa natin. Naisipan nga ni Boss Arch na hindi na ituloy yung Boss Iron Man. So inabangan niya na kami. Tapos minonitor niya yung buong magdamag yung King Billy. Minonitor niya sa mapa, tinignan niya kung safe pa kami. Tinignan niya kung nakakatagos ba ng mga checkpoint ng mga participant. At syempre kami ni Boy 2 bilang nauuna sa King Billy is sinamahan niya na kami ang checkpoint. Ginabayan na kami ni RG papunta sa checkpoint. Tapos yun lang. Para sa akin parang victory na yun eh.
hinatid ako ni Archie. Sayang ang saya sa feeling nyo, hinatid ako ni Archie papunta sa finish line. So pagdating namin ng Uni Oil, yun na kasi yung final checkpoint bago ka pumunta sa finish line. So sabi dun sa Uni Oil is, wala na daw tatatakan dun. Dumiretso na daw kami ng airport, which is yun yung finish line. So bumiyahe na kami ni Archie papunta ng airport at eto na nga, pinakamasarap na feeling ay makatapos ka ng sinabihan mong event. So tuwa-tuwa ako kasi naitawid ko si Boy 2, nangligtas. Bakit ka? Saan yung tao? Para sa akin. Parang ano to, delikadong maaksidente to ah. Pero nalulungkot din ako kasi yun mo yun, si Ashley, miss na siya yung pinakaunang Boss Ironman participant na makakatapos ng pinakabata. Kasi 18 years old, usually yung iba, hindi ko alam yung istorya pero siya dapat, pero dapat ngayong taon siya ang pinakabatang Boss Ironman participant na makakatapos. Pero yun, hindi naman natin nakasahan yung aksidente pero masaya pa rin kami na safe si Ashley. So ito na nga, itong video na nakarating kami ng Boss Ironman finish line. Panoorin natin. Yung Boss Ironman. Kaya naman natin matapos ang event na kahit nagmamatuloy is safe pa rin tayo. Kailangan lang natin ng presence of mind. Hindi tayo halabira, hindi tayo barabara sa daan. Napalisipin pa rin natin yung safety natin. Hindi yung tumatayo tayo sa kurbada, di ba? Feeling siga, feeling bida-bida. May mga ganong participant kasi yung Boss Ironman. May mga bida-bida na sumasali ng Boss Ironman. So maraming nangyaring aksidente sa naganap sa Boss Ironman 2024. Kinalulungkot din namin na may mga namatay. Pero yun nga, hindi lahat ng Boss Ironman participant ay waswasero talaga. Yung iba nag-enjoy lang, yung iba for experience, yung iba for achievement, di ba? Pero yung iba na nakaka-aksidente ay yung bida-bida talaga. So lahat ng Boss Ironman participant ay against sa mga bida-bida riders. Kaya nga kami kontrabida ni Archie kasi galit kami sa mga bida-bida eh. So maraming salamat sa mga sponsors para maisakatuparan yung pag-participate natin sa Boss Ironman 2024. Maraming salamat sa Corsa Tires, sa Spider Philippines, MT Helmet Philippines, sa Benkia, maraming salamat po. Maraming salamat sa Jabber kasi relax na relax yung gaya ko, sound trip lang ko ng sound trip. Buong biyahe ko, I think, namin natitira pang 50% sa battery ng Jabber na gamit ko. Sa billing, maraming salamat. Napakaganda ng pinag-stay naming hotel. Maraming salamat, Billing, Zero One Moto. Sobrang ganda ng pahinga namin nung Boss Ironman na to. Kasi binigyan niyo kami ng magandang matutulugan. Maraming salamat din sa Team Graffiti kasi napasama ako sa mga ginagabayan nung Boss Ironman. So maraming salamat po sa lahat ng sumuporta. So sa tanong na yan, sa experience ko sa Boss Ironman 2022. Malayong malayo para sa 2022 experience. Malayong malayo sa dalawang Boss Ironman participation ko. Unang-una yung mga marshals, napakasungit. Yung MC mayabang, actually, yung MC talaga, unang-unang pagdating pa lang namin, ang dami ng bokan. Hindi ko alam kung bakit. Basta malayo-malayo yung experience ko. Kasi nung first Boss Ironman ko, ang ganda ng mga mensahe. Ride safe, ingat, huwag kayong ganyan. Yung second Boss Ironman ko, sa expressway, kasi dadaan ka ng expressway, sinasabi na may mga hinuhuli na sa Boss Ironman, may mga hinuhuli na sa expressway. Siyempre kami ngayon, bilang palabas pa lang ng grid, nasa utak na namin na uhulihin kami, kailangan namin magpagal, kailangan namin mag-relax para matapos namin yung event. Ngayon kasi sa 2024, ang pangit ng mga sinasabi ng MC,
Yung mga marshal nga napakasunit, yung iba hindi natiis yung kasungitan, umuwi na lang. Ang sa akin lang, na sa susunod, kung sakaling magkaroon pa ng boss ayon na 2025, magkaroon sila ng mga tauhan na marunong rumispeto sa kapwa-tao. Tipong hindi minadali yung event. Yung tipong planado lahat tulad ng mga previews. Kasi yung certificate, hindi lang ready. Walang quality check sa jersey. Kasi yung jersey namin, kasi sa jersey na suot namin, is may, nandun yung mapa ng boss ayon, matapos nakarambol yung pangalan ng mga lugar. So, doon pa lang wala ng quality check. So, sana sa susunod na boss Ironman ay magkaroon lang mas mainam na quality check. Sana sa susunod na boss Ironman ay maging safe pa lalo, maging mas mahigpit tayo regarding sa mga bida-bida. Yun lang. So, this Breezy Boss Ironman 2024 participant finisher. At yan ang kwentong boss Ironman ko. Maraming salamat po sa panonood. We ready? Who? Who ready? Who? We ready?